Kumusta kayo lahat? Maligayang pagbabalik. This is Carms at ngayong araw ang pag-uusapan natin ay isa sa pinaka-abot-kayang recorder na mabibili mo, ang Zoom H1N. Intro. Pag-uusapan natin ngayon ay ang mga nagustuhan ko dito sa Zoom H1N at yung mga hindi ko nagustuhan at kung para kanino ba talaga yung Zoom H1N recorder na to. So bago natin yung pag-usapan, gusto ko munang sabihin na hindi ako isang professional audio man or kumbaga hindi ako technical sa audio. Isa lang akong videographer and syempre as a videographer dapat alam mo yung basics ng pag-operate ng mga recorders, ng mga microphones. So ayun, disclaimer lang, kumbaga. Nga pala, ang maririnig nyong audio ngayon ay ang Zoom H1 na nakakabit ang Zinco Mic D1 ko. So ayun, nandito sila ngayon sa taas ko na parang naka-boom mic sa akin. Kailangan ko talaga ng external recorder. So eto yung Zoom H1N, isa siya sa tutulong sa akin para makamit ko yung mga gusto kong shots and film na ma-shoot. So ayun, quick features and specs muna tayo. Meron si Zoom H1N ay merong low cut filter pero hindi ko siya ginagamit ngayon kasi si Zinco Mic D1 ko ay meron na ring low cut filter. So baka ma-overuse na yung pagka low cut filter is baka maging pangit na yung ma-receive ng audio ng microphone. So ayun, hindi ko siya muna ginagamit pero kung hindi ko gagamitin si Zinco Mic D1 is napakalaking advantage na meron kang low cut filter. At ang sunod naman ay meron siyang limiter. So hindi ko rin ginagamit yung limiter pero sinabi ko itong mahalagang feature niya kasi nga ang limiter is yun, kung kailangan na kailangan mo talaga or ayaw mo talagang lumampas yung parang kung baga ayaw mo mag-peak yung level ng audio mo sa pagre-record, is pwede mong gamitin yung limiter. Pero as much as possible, naka-off sa akin yung limiter. Isa sa mga cool na features nito ay meron siyang auto-record, meron siyang pre-record, at meron siyang self-timer. So, yung auto-record, ang kailangan mo lang gawin is pipindutin mo lang yung parang stop, i-hold mo yung hold button tapos magbabago yung screen niya and makikita mo doon yung option na auto record. So yun, pipindutin mo lang doon yung isang button para mag-switch on siya and kung saan siya maglilimit. Pag pinindut mo na yung record button tapos nagsalita ka na tapos naabot niya yung limit sa level is automatically magre-record na si Zoom H1N. So napaka cool kasi kunyari mag-isa ako and sa tingin ko maaalanganin ako. Kunyari sa speaker, malayo yung speaker. Hindi ko na siya ma-operate pero as long as alam ko na pumalo na yung audio at nadaanan niya na yung level na gusto ko is magre-record na siya. So yun, napaka-cool yun. Kumbaga pang one man team kaya niyang mag-shoot na kaya mo mag-record na one man kahit nag-shoot ka and nag-record at the same time. So napaka-cool nun. And meron din siyan yung pre-record. So pag inon mo yung pre-record, once na pinindot mo na si record button, meron siyang parang advanced na 2 seconds. Kumbaga 2 seconds na siyang nag-record bago pa yung gusto mong record. So ayun, so napaka-cool. And self-timer, so siguro naman maintindihan naman natin lahat yung self-timer. Pero if ever lang na ganun din yung mangyari sa'yo na solo ka nag-shoot and alam mong ganitong oras magsisimula yung event, so pwede mo na siyang iset doon sa malayo and i-hit mo na yung record button, i-on mo yung self timer and yung time niya and yun, tapos. So yun mga tol, na pag-usapan na natin yung quick features na sa tingin kong importante. So ayun, punta naman natin ngayon ang mga nagustuhan ko sa Zoom H1N. Unang-una sa lahat, napaka-compact niya. So kaya mo siyang ilagay sa bulsa mo, itago lang sa maliit na bag. So kumbaga kapag nagta-travel ka, nag-shoot ka ng mga events or kung saan man yung gusto mong i-shoot is pwedeng-pwede mo siyang dalhin. Hindi siya masyadong problema kasi nga sobrang liit niya lang. Kumbaga halos isang kamay lang na hawak mo is napakadali niya. Pwede mo siyang gamitin na parang regular microphone. And so yun, napaka-handy niya, napaka-compact, napakaliit niya and kahit saan pwede mo siyang madala. Isa and yun yung isa sa mga
pros niya, kumbaga isa sa mga nagustuhan ko, kahit saan, pwede mo siya dalhin. Pwede mo siyang dalhin sa bundok, pwede mo siyang dalhin sa dagat. Ang sunod na nagustuhan ko sa Zoom H1N ay napakadali niyang gamitin. So, pag unang kita mo pa lang sa Zoom H1N, yung buttons niya, yung ergonomics niya, yung kung saan mo dapat isalpak, yung mga dapat na isalpak, ay napakadali niyang, kahit hindi ka magbasa ng manuals, malalaman mo agad kung paano siya i-operate ng basic. Isa siya sa pinakamurang recorder na mabibili mo sa market. So, eto nga pala, inabili ko ng second hand, pero almost brand new pa ata. Kay Direk Edmer, maraming salamat sa pagbenta sa akin ito. Maraming salamat, Direk, and please visit his channel. Ililink ko sa description down below. Yung nabili ko pala siya ng 4,500 pesos plus shipping. So, pero kung bibilin mo to ng brand new, is inaabot siya ng 6,000 to 7,000 ang alam ko dito sa Pilipinas. Ganun yung presyoan niya. So, halos kasing presyo pa rin siya ng Zoom H1. Kaso yung Zoom H1 is pa-pace out na. And eto na talaga yung pinalit sa Zoom H1. And sobrang binombahan nila yung features nito. Kaya kung ako papapiliin sa Zoom H1 or Zoom H1N, eto na yung bilhin nyo. Kasi halos parehas lang naman yung presyo. Meron siyang 10 hours of recording time. So, napakalaking bagay nun. 10 hours. Ako nag-shoot ako ng wedding ng inaabot siya ng 15 hours. Pero magre-record kasi, eto kasi si Zoom H1. Is gagamitin ko to sa wedding siguro sa church na lang. So, ang church, inaabot lang siya ng 2 hours na magre-record ka. Sa reception, doon na magtatagal as in yung recording time mo. Pero kung kailangan mo talaga siya simula sa preparation, kunyari sa wedding preparation, ceremony, and reception, is kailangan mo lang bumili ng 4 na battery. Kasi yung dalawang battery lang na AAA ang ilalagay mo dito. So, at least meron kang backup. So, yun lang siguro ang kailangan mong gawin. Kailangan mo lang mag-backup kung gusto mong or kung alam mong mag-shoot ka or magre-record ka ng lampas ng 10 hours. So, kung meron kang 2 set ng battery is 20 hours. So, sino ba magre-record ng 20 hours? Siguro, pag na-shoot tayo ng film, malay natin. Pero, yun, binili ko is yung Enelo Pro. So, meron akong 4. So, wala akong problema. Napag-usapan na natin yung pros kung saan sobrang dami niya talagang pros kasi as in sobrang magugustuhan niyo talaga yung Zoom H1 kasi sobrang sulit niya. Pero yung cons niya, yun nga, dahil siguro sa binabaan yung kaya naging budget meal to or kaya naging mura siya is yung build quality niya is medyo nabawasan. Halos the same pa rin sa una kaso yun nga, plasticky siya. So, kailangan mo lang ingatan. So, kung dadalhin mo siya kung saan-saan, is make sure na nasa blusa mo siya or nasa bag mo siya or meron kang specific na lalagyan para at least safe siya. Kasi, kung mahulog to, sigurado ako kung mahulog to kahit sa mga 1 feet lang na hulog, is for sure matatanggal yung takip ng battery nito or worse, matanggal yung battery. So, kung nagre-record ka na with that time is baka masira yung record or makorap yung file ng pag-record mo. So, ewan natin. Kaya, make sure na alagaan nyo siya ng mabuti kasi nga, it's plasticky. Yung build quality niya is, hindi mo siya pwedeng ipambato or mahulog. Dalawa lang yung hindi ko nagustuhan dito. Yung build quality and last, yung input level wheel. So, siya yung isa sa mga bagong-bago na, kumbaga siya yung isa sa nabago sa Zoom H1 to Zoom H1N. Dahil dun sa input level wheel is mapapadali mo sana yung pag-change ng level kasi yung Zoom H1 is pinipindot pa yun. Kaso ang problema naman dun dahil sa sobrang dali niya yung palitan yung level kasi wheel na siya is may possibility na kung for example, nagre-record ka and nilagay mo siya sa bulsa mo, problema niya kung nakatago and nagalaw yung wheel. So, yun isa sa pinaka-problema. Siyempre, ayaw naman natin na nagre-record ka tapos naka-zero pala yung input level. So, wala ka rin ma-record nun. So, sayang lang ng recording mo. So, ayun, pag-usapan naman natin ngayon ay para kanino ba itong Zoom H1N. So, para sa akin, kahit beginner ka man or
nakapagsimula ka na, or kahit siguro professional ka ng wedding videographer, event videographer, si Zoom H1N isa sa pinakakailangan na kailangan mong recorder, especially kung gusto mong may backup ka. Kasi ako meron akong yung Boya BY-WM8 Pro kit. So yun, wireless lavalier microphone siya. And eto naman is kinakabit. So ang purpose ko talaga nito sa Zoom H1N ko is ikabit siya dito sa Zinco Mic D1. So nalaw agad yung audio ko sa pag-record ng mga videos na sinushoot ko. So kaya worth it na worth it yung pera na ilalabas mo kapag bumili ka nito. So isa siya, para sa akin talaga, isa siya sa pinaka kailangan na kailangan mong recorder kahit nagsisimula ka pa lang. So yun, saan ko ba siya magagamit? So weddings, music videos, pag-record ng mga Foley, kunyari yung sa motor, yung pag-revolution, sa mga iba't ibang sasakyan, sa alo ng tubig, yung alo ng tubig, dagat, yung pag mga insekto, yung tahol ng aso, kung ano-ano, as long as gusto kong i-record, kayang-kaya nito. And interviews, pwede siyang gamitin, pwede mo siyang gamitin as in yung talagang microphone. And pero make sure kapag mag-shoot kayo sa labas pala, ay bumili kayo ng parang yung dead cat, kasi yun yung parang wind noise reduction niya. Kumbaga, kasi lahat ng microphone dapat meron ganun kapag mag-shoot kayo outdoors. Pero hindi pa ako nakabili nun, though hindi ko iniisip na bumili mo sa ngayon, kasi hindi ko naman actually ito gagamitin dun para lumabas din, mag-record ng ano. Pero baka someday. Kasi, pero napaka-importante nun para at least yung nire-record mo. For example, nag-record ka sa dagat. Pag nag-record ka ng alon, syempre, pag maalon, ibig sabihin mahangin. So, yung record mo ng alon, sigurado may hangin yun. So, magiging pangit yung recording mo. So, yun. Make sure lang na bumili kayo ng dead cat niya or wind reduction na para dito sa Zoom H1. So, isa siya sa mga accessories kasi na kailangan mo pang bilhin. And yun, pero I think mura lang naman yun. So that's it, final conclusion. Sobrang sulit ng Zoom H1 para sa lahat. Napaka handy niya, pwede mo siya magamit kung saan saan. And kumbaga, sulit na sulit sa 5,000 to 7,000 pesos. Sulit na sulit na siya. Marami ka nang magagawa. And I hope na may mga natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. So dito na nagtatapos yung video natin. And yun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel, and peace out. Oh, hit a like, subscribe, and hit the notification bell, and I will see you on our next video. Peace.